Welcome back to my channel. For today's video, magre-review tayo ng lip tints. So, meron akong box dito, guys. May nagpadala sa akin ng box na halaman ay lip tints. And actually, na-receive ko to noong Valentine's Day. At ngayon ko lang siya magagawa ng review. Napakagaling. Siyempre, first of all, thank you so much sa nagpadala, Ate Joan. Thank you so much. Sinday naman ang box. So, disclaimer lang, guys. Hindi ako magaling sa pagre-review ng makeup products. First time ko to, no? Kasi hindi naman ako magaling sa pag-makeup. So, yung pagre-review ko hindi ganun ka-professional. Hindi professional at all. Bali, ang gagawin kong review sa lip tints na to is yung ako talaga na kung ano yung nalalaman ko, yung mga basic na alam ko. Kasi, yun. Para natural lang. Baka kasi mag-expect kayo ng mga something na professional sa mga ingredients, which is, wala naman akong alam doon. So, bago ako gumawa ng vlog about dito sa lip tints na to, sinerge ko muna yung page nila at nalaman ko na 5 shades per set. Meron silang set, ang tinatawag doon sa set na yon ay Sky Collection. And ayun nga, meron tayong tatlo noon sa Sky Collection. At ito yung 5 shades. Cloud, Star, Rainbow, Sunshine, and Moon. And meron tayo dito ng tatlo yung Cloud, Rainbow, and Sunshine. So yun yung i-review natin today. And sabi dito sa kanilang post ay, this is a semi-gel lip and cheek tint. So this cost 70 pesos each. Bali yung set niya na Sky Collection is 350. Tama ba? 7 times 5. Oo nga, ang bobo ko. Nag-compute pa akong puti. So, ano ba unang tinitingnan ng customer when it comes to buying their wants? Wants, kasi hindi naman ito lipstick. So, syempre, yung kanilang packaging. Kasi yun yung nakakapag, yun yung parang nakakapag-caught ng attention ng isang customer. So, kapag ka nakuha yung attention natin, syempre, dun tayo maku-curious. So, dun natin sisimulan sa packaging. Tingnan natin, as we can see, guys, naman. Pare-pareho lang sila ng packaging. Ang nagpa-iba lang is yung color. And syempre, yung shades. Pero, other than that, pare-pareho lang. So, titingnan natin isa-isa. Ayan yung kanyang design. Nakalagay is lip and cheek tint. Shade is sunshine. And then sa likod is yung kanilang social media accounts. I don't know kung nababasa nyo kasi masyadong maliit, manipis yung kanyang font. So, suggestion lang kasi napansin ko masyadong maliit. So, sana i-bold yung fonts. Kung hindi man i-bold, lakihan yung post para readable siya. And then, yun. Wala rin napansin ko kasi wala rin siyang nakalagay na ingredients. And kung ilang ml siya, wala rin manufacture date. And expiration date. So, yun. Suggestion lang naman. Yung design niya is masyadong simple. As in simple. Perfecto for minimalist persons. Hindi masyadong mahilig sa design. Gusto lang nila yung simple. So, ito. Simple lang. Pero I believe may i-improve pa to. May igaganda pa to. Lumilipad na naman ang isip ko. So, yan. Tapos na tayo sa packaging. So, nakita nyo naman, sealed. Sealed siya, guys. Siyempre, yung sunod na gagawin natin, girls, inaamoy natin yung lip tint. Kasi minsan nakakain natin yan, di ba? Pero mga girls, ako, minsan nalulunok ko yung lip tint. Kasi nasasama sa ipin ko. Nasasama sa ipin. So, yung amoy niya, amoy jelly ace ni grapes. Okay. So, isa-swatch na natin. Ayan. So, yung kulay niya is red. Red. Tapa? Yung parang ano, yung pag kinagat ka ng vampira, yun yung color niya. Yung dugo. And yung unang apply ko, syempre wala pa na. Siguro nung mga pangalawang apply ko, dun siya nag-apply. Dun siya nag-swatch. Ayan, color red, dark. So, yung sino mahilig yan sa... Ay, oo, para siyang bloody red.
Okay, so sobrang pigmented niya, guys. As you can see, sobrang pigmented niya. Okay, so yung tinry ko, guys, ito ay shade Sunshine. So Sunshine is bloody red yung color niya. Next na itatry natin is yung Rainbow. Pare-pare sila ng amoy, feeling ko. Kasi magkaamoy sila eh. Parang Jelly Ace din. So, sa swatch na natin. Sabi ko nga kanina, yung unang swatch pala. Yung pangalawa, medyo meron. Oh my God! Gusto ko pag itanggap ng swatch na makaroos. Ayun. So, medyo nahirapan ako dito sa roll na ito. Nakailang roll na ako. A few inches later. And guys, next shade na tayo. So tapos na tayo sa Rainbow, which is napakaganda. Later.
So guys, pinaliguan ko na ng tubig yung bibig ko. Ayaw niya talaga matanggal. And then nilagyan ko na rin yun ng foundation. Ganyan talaga eh. Ay, ang hirap talaga matanggal ng lip piece. Ayan siya guys, oh. So ang last na itatry natin sa lips is itong si Sunshine. Okay guys, so ano lang, ito ulit yung shades niya. Type ko na lang dyan. And ayun guys, so syempre bago mag-end tong video na to, magsabi ako ng pros and cons. Pros niya, ayun, cons muna tayo. Hindi naman siya talagang masasabing cons, parang ano ba, advice or suggestion to improve, diba? There's always a room for improvement. And this is to help the business, diba? Oh my god. So ito na, yung cons. Okay, hindi siya cons. Advice or suggestion. Yung masasuggest ko is yung sa packaging, lakihan pa yung font. Or, ayun, may improve pa when it comes to packaging. And then, as much as possible sa the ingredients, and kung ilang ml, manufacturing date, and expiration date. And, yun. Okay naman kasi yung roll-on nga naman niya. Kasi diba ibang lip tints, guys, ano, mahirap. Parang nakailang ganun ka na, naglolo ko. So, ayan, guys. Yun. Pros niya pa, ano pa, pros. Yung magaganda yung shades. Madali lang siya i-apply. And then, ayun, marami siyang laman. Parang kahit 2 years, tatagal to sa akin. Pwede rin siya sa, ano, sa cheeks, guys. Ah, diba? Kita niyo ba yung difference? Ito wala. Bendable siya. Ang ganda niya sa cheeks. Parang natural lang na namumula-mula yung cheeks mo. Ganyan. So, tingnan niyo na lang dun, guys. And overall, kung i-rate ko tong tint na to, it's 8 over 10. Oh, diba? Not bad. So, good luck and more shades to come. And so, yun, guys. That's it. Thank you for watching. God bless everyone. I love you all.